What's up mga kabukid? Nandito po ulit tayo sa pan ngayon. Kasama tayo, ito, nandito si Kulot. Kaway Kulot. Yun, tapos si Andy Bart. Yun, yung tropa natin dyan. So ang video natin ngayon mga kabukid, dedemo natin ngayon kung paano pag-apply o paglalagay ng chicken manure o yung dumi o ipot ng manok. Kasi mahal lang ang abono ngayon. Kaya dito tayo ngayon sa organic mga kabukid. Andun na sila ngayon, no? Dineploy ko na rin, nilagay ko na. Yun na, mga nakasako-sako mga kabukid. Dalawang klase mga kabukid ang paglalagay niyan. O dito mga kabukid, sa bagong harvest nating pispan, ang paglalagay nito is yung pwede natin isabog pagkalason, kasama sa preparation niyan. Mag-organic na lang tayo. Dito yung chicken manure natin. So may kalong ipa to mga kabukid. Pasintabi sa mga kumakain. Mabasa siya gawa nung nag-uulan. Ilang ngayon lang kami mag-a-apply. Mas maganda ang tubig. Sanaw-sanaw lang. Hindi ganong malalim yan. Ganyan lang. Para yung lupa, hanggat wala pa yung fingerlings natin, mag-neutralize siya. Sakto, paglagay ng fingerlings, malumot na siya mga kabukid. Pasintabi mga kabukid sa mga kumakain. Halo-halo na yan. May ipa. Lahat na yan, sasabugan yan. Para lang yung kapataba. Yan si Kulot. Kasi yung mamasama-sama mga kabukid, pwede nyo lagyan yan. Ito na lang, meron tayong kasama ngayon. Ito yung dati kong taga-video. Ilakad mo, Kulot. Lang, pinabawa ka. Mabigat ba ka? Bumigat sa gawa nung ano. Mulan kasi, nabasa. Ganda rin kasi mga kabukid na wag puro inorganic ang nilalagay nating pataba. Medyo na pwede sa lupa natin kaya kailangan lagyan din natin ng organic. Sakto to mga kabukid pagka lagyan natin ng fingerlings. Hindi muna tayong pakain at malumot naman. Tayo sa kabila. Kabila, Andy! So, pwede natin isabog mga kabukid ng chicken manure kapag ka wala pang lamang fingerlings. Saka sanaw-sanaw ang tubig. Hindi masyadong malalim. Ganyan lang siya. Yan, tubig ulan lang yan mga kabukid. Tayo sa kabila. Shoutout nga pala kay Ma'am Odessa. Salamat sa nagbigay ng chicken manure. Meron din siyang pispan mga kabukid. Higit na boy. Dito naman mga kabukid sa may mga lamang isda na, hindi natin pwedeng isabog na lang basta-basta yung mga chicken manure natin. Kailangan nakalubog sa tubig. Sa gitna, sa gilid, pwede lang din. Tsaka na kailangan nakasako-sako lang din siya. Okay. Pwede nyo daganan ng bato o itusok na lang para hindi siya lumutang mga kabukid. Kita nyo, bilis lumaki ang tilapia natin kapag kagano. Natilapia natin mga kabukid. Saka nga pala mga kabukid, hindi na tayo pwedeng maglagay ng chicken manure kapag ka malapit ng harvestin. Kaya mga 1 month before harvest kasi lalasa na sa isda yan. Lasang gilik na kumbaga. Kaya kailangan tanggalin na natin yan. Bali dito, naglay ako ng 6 na bag. Sa pangalawang pispan natin, 6 na bag din. Tapos dun din sa kabila, sa unang pan. Itali nyo ba yung kwan ha? Yung ibabaw para hindi lumutang yung mga kwan. Pagpatong-patong yun sa daganan. Alam ba dito, 6 din? Oo, lahat na to. Lagay nyo. Bakit? Ibuhol mo yung kwan ah.
para hindi mabuksan. Guys, nasugatan na ako. I-close nyo ha, para hindi ko mawala. Siguraduhin nyo na hindi lulutang mga otoy, mga kabukid. Nag-alam mo yan ba ito? Halo black oh. Wala ka ba isa shout out naman, Pulot? Wala. Kumusta yun yung jowa mo? No way, broken ako. Weird. Broken talaga. Ha? Bula? Bula? Okay na. Ito naman tayo sa pangalawang pispan, mga kabukid. Mga 2 to 3 days, mga kabukid, makikita nyo, magkukulay green itong tubig nyo. Tsaka biglang sisiglang mga tilapia natin, lakas kumain. Parang pinapitan na ako ng linta. Yun. Yung iba naman mga kabukid, ginagawa, medyo binubutas-butas nila yung sako. Ito kasi may halong ipa kaya hindi ko na binutas-butas. Lulumot din naman yan. Ngayon nakapaglagay na tayo mga kabukid sa pan number 3 saka pan number 2. Para sa gitna yon. Pwede rin naman kung tinatamad kayo maglagay sa gitna mga kabukid, pwede lang din naman dito sa may gilid. Saka nga pala mga kabukid, ang kagandahan din ng chicken manure na nilagay natin, maski sumobra siya, okay lang. Unlike sa fertilizer talaga, na kapag nasobrahan, masama rin sa tilapia natin. Dito sa chicken manure, maski masobrahan siya, okay lang, walang problema. Kasi to organic mga kabukid. So yun lang mga kabukid ang ating video ngayon. Sana maski paano meron kayo natutunan. Wala ba kayo shoutout dyan? Andy? Ha? Salamat kay Andy. Classmate ko dyan. Sino si Jambon? Yun. Ikaw Kulot, sinong shoutout mo? Eh, mga single dyan. Mga single daw. Yes, shoutout sa inyo. Oh, yun lang mga kabukid. Ganoon lang po ang paglalagay ng chicken manure. Napakasimple lang. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, Abenos Channel, mga kabukid, subscribe na po. Like, share, and subscribe. Meron tayong FB, Benoy sa Turno. Baka pwede nyo ako i-follow para makapulog kayo ng mga short videos na related pa rin dito. Pagdag ako ng mga alaga ko. Mga tarantula, superworm, beetles, scorpion. Yan. Salamat po mga kabukid.